Masayang nagsidalo sa conference-wide hybrid fellowship ang Women's Ministries Leaders sa teritoryo ng South Central Luzon Conference. Sa pangunguna ng SCLC Women's Ministries Department, ang kanilang programa ay nagdulot ng malinaw na pananaw sa mga kababaihan kung gaano kahalaga ang kanilang bahagi sa gawain ng pag-iibanghelyo at paglilingkod. Ang iba pang detalye ng kanilang pagtitipon, balitang may pag-asa ni Yvonne Rigor. Isinasagawa ang South Central Luzon Conference-wide Hybrid Women's Ministries Leaders Fellowship and Direction Setting dito sa SCLC Pavilion na naglalayon na maisakatuparan ang dakilang komisyon na iniatang sa atin ng Panginoon. Ang nasabing kaganapan ay pinangunahan ni Ma'am Esther Fadriquela, ang South Central Luzon Conference Women's Ministries Director, sa dalawang session, ang Sabbath School at Morning Worship. Si Ma'am Miriam Andres, retired Southern Asia Pacific Division Family and Children Ministries Director naman, ang naging tagapagsalita sa Divine Worship. Ang Women's Ministries Department ng South Central Luzon Conference ay nakatuon para palakasin at langkapan ang ating mga kababaihan upang sila po ay lalong sumangkot sa ating gawain. Isa sa mga gawain na dapat na ang mga makababaihan ay hinihimok namin ay yung kanilang relasyon sa ating Panginoon ay lalong lumago. Kailangan na kanilang ma-develop at maging function, maging intentional ang tinatawag nating TAG. Ito ay ang time alone with God. Isang panahon na pipiliin nila, very comfortable sila upang magiging intentional na sa oras na yon na napili nila ay mayroon silang panahon upang kausapin ang Panginoon sa magitan ng maningas na pananalangin. Ang pagkakaroon ng iba't ibang aktibidad ay maaring makapagpalakas sa pananampalataya ng isang kaibigan. Marami pang mga aktibidad na maaring gawin ng mga kababaihan sa araw-araw nilang pakikisalamuha sa kanilang kapwa, gaya ng mga outreach na programa, mga espesyal na programa para sa may hirap. Malaki ang bahagi ng mga kababaihan. Tigit sa lahat sa espiritual na paglago ay nakahanda ang bawat leader ng kababaihan ng bawat iglesia ng South Central Luzon Conference. Oh, na-enlighten ang aking pakiramdam na tunay na napakadaki ang gampanin ng mga babaihan sa pagdadala ng pabalita. Kaya sa aking pangunguna sa aming distrito, kami ay hahayo upang dalhin ang magandang pabalita tungkol sa Panginoon. Ang naidulot po sa akin ng pagsasama-samang ito ng mga kababaihan sa SCLC, may panawagan ang Panginoon na nararapat na ipagpatuloy kung ano man ang gawain. Nawa ang pangunguna ng mga leader na dumalo dito ay nagkaroon ng inspirasyon upang mas lalong makisangkot sa gawain ng Panginoon. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ako si Yvonne Rigor, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.